And guys, good morning! Kamusta kayo guys? At magandang hapon, magandang araw sa atin lahat. So yung background ko guys, ito yung improvised na na kulungan ng pag-itlogan ng manok. So kumuha tayo ng mga materyales sa sa mga tumubulong dyan na ipil. Yung iba, yung alukon. And guys, so ito yung kasalukuyan na ginagawa natin. Konti na lang matatapos na natin. Pag-itlogan ng manok na native. At ito yung itsura ng sa baba niya. Sa may binakuran natin. Binakudan natin ng sim. Itong sim na to is scrap o galing sa pinsan natin na may tawag doon yung mga nagkakuha na scrap junk shop. Ayan. So ito kasi nakita natin sa napanood natin sa YouTube, ito yung ginawa natin kasi sabi nung may content, hindi ko kabisado kasi anong pangalan nung channel na yun. Yun yung ginagawa niya is nag-aalaga ng pato. Alaga ng pato. Ano? So, yung mga sisiw, sisiw ng pato is kadalasan kasi yung pinupuntirian ng mga daga. Ang mga mga peste na daga. So, ito. Ito kasi yung napanood ko sa vlog niya. Tagal na kasi yun. Mga 2 months ago yata. Hindi ko marandaan yung pangalan ng channel niya. Sabi niya hindi daw makakyat ang mga daga pagka yero. Tapos napansin nyo guys, nasa loob yung yung poste niya. So bukay kami ng mga, hindi ako magkakamali, mga 20 inches o 2 feet, mga ganun. 2 feet ang ang lalim niyan, more or less 2 feet. 24 inches para sa niya, sa labas niya. Hindi kasi pagka itong bakod niya, ito nilagay natin sa labas. Yan din kasi ang akyatan ng mga daga pagka kanyan. Nilagay natin sa labas yung o inipit natin itong yero ng dalawang kahoy. Tapos dito yung isa, dito yung isa sa loob. Yung sa labas na poste, yun yung dadaanan din ng daga. So ang ginawa ko, actually hindi niya na nasabi dun sa sinasakan sa vlog niya, pero naisip ko lang kasi na sabi ko sa kasama ko sila, Uncle Ariel at saka Uncle Bong, sabi ko, huwag natin ilagay sa labas yung poste. Kasi yan din nadadaanan ng peste na daga, yung mga peste na kumakain ng sisiw ganun. So, mapapansin nyo, palibot yan. Nasa loob lahat yung poste. So, ang nito, dalawang, ang width nito is dalawang sim na 8 feet, dalawa. Tapos, ang length nya, 8 or 9, mga ganun. 8 to 9 feet na sim. So yun lang yung measurement nito. May manok na tayo. Joke lang. Manok ng kapitbahayan, guys. O, may manok na tayo. Isang pares lang. Andun sila. Yan. Dalawa na yan. Tandang at saka inahin. Tapos may order na rin tayo na pato at ganso. Ilalagay natin dito yung pato at ganso. Tapos hindi na natin tinanggal itong mga kahoy. Mga kahoy dito na maliliit. Ito yung gulay. Ginugulay ito, nilalagay sa munggo. Sa Ilocano ito is alukon. Yung namumunga ng pahaba. Ayan. Yung pahaba na mga ganito ang kan. So, yan. Tapos yung iba ipil. Yan.
para may lilim yung mga pato at ganso at pabo later on pagka tanghaling tapat. Basta yung mainit ang panahon para dyan sila sa lilim ng punong kahoy. Tapos ito naman, ito nilagyan ko ng kanto. Naglagay kami ng sim o may bubong, parang kubo ng mga kan, ng mga pato sa baba sila. So lalagyan natin ng ipa. So may kinuha kaming ipa kanina nandun sa likod ng pickup natin. Ilalagay ko diyan sa may yan sa baba. Tapos itong dito, itong kan natin, itong ginagawa natin dito na lalagyan natin ng baki. Ang baki kasi yung pangitlugan ng mga manok na native. Yan po. Tapos ang palibot nito lalagyan ko later on ng kanda ng tolda. Kasi pag kinuveran ko kasi ng kanto, kukuveran natin ng sim, mainit. Napansin ko. Yan, tinanggal ko yan, yung lumang sim dyan. Nilagay ko noon. Tinanggal ko kahapon lang. Kahapon ba? Nung Sabado pala, Sabado. Sunday pala kahapon. So yun guys. Ito yung kwan. Pinagkakabalahan natin ngayon. Kasi wala masyadong ulan. Mag-alaga tayo ng konting mag-alaga tayo ng konti. Sana mag-expand. Sana mapadami natin. Ayawan Diyos na. Tapos ito, ang ginawa ng mga kasama ko, actually ito, ginawa namin, kada dugtong ng sim, yung magdugtong na dalawa, isang poste. Pero naisip ko, so yun yung pinagandaan ko na gagawin, pinaplano ko, hopefully ito, bukas, lalagyan ko yung ito, yung pagitan yan, yung pagitan ng dalawang poste na yan, dito. Dyan sa gitna na yan. Para mas matibay. Tapos lagay ko yung mataas. Yung ganyan, kataas o. Yan yung poste na nasa gilid. Para ilagay natin yung net. So yun po. Pinaplano natin maigi para ma-secure natin yung alagaan natin. Ito kasi bahain tong kan. Bahain. Ayun, bahain kasi tong lugar na to. Kaya tinitingnan natin yung kan ba, yung durability o kailangan matibay kahit simple lang yung mga materials natin, pero at least matibay yung pagkagawa para hindi rin tayo kan madehado sa kan sa gastos o para hindi tayo matalo sa gastos, lalo yung mga materials natin. Pagka nagbaha kasi, mahirap. Baka anurin ng kanto tubig. Kailangan natin dublehin yung mga poste nito. Lalagyan pa natin yung gitna. Every gitna yan. Yan sa gitna ng dalawang poste na yan. Para may kakapitan talaga ng maigi yung mga yero. So yun guys, yun muna yung update natin sa paggagawa natin ng kulungan ng manok, pato, ganso, pabo. Hanggang dito muna at update lang at pagka meron ng karga to na alaga, titignan natin kung ano yung mga matututunan natin dito, yung mga kailangan nating matutunan at kailangan nating gawin para mapanatili ang at mapadami natin, panatili ang kalusugan ng mga alaga at saka mapadami natin, makapag-expand tayo. So guys, hanggang sa muli. See you sa ating next video. God bless mga ka-prepper, mga ka-agri. Tuloy-tuloy lang tayo.